Mga ka-teammate, umamin, Coach Norman Black ng Meralco. Isa ang player ng Hinebra na to sa pinangangambahan niya at kinatatakutan niyang pumutok sa game, lalo na ngayong finals. So sino ito? And Justin Brownlee, ating talakayin ng update sa masakit na bagsak nito dulot ng pagkakatungtong nito sa landing spot sa paa ni Cliff Hodge. Naging tuluyang injury ba or hindi? So yan ang katanungan ng karamihan. So yan nga mga ka-teammate ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Michael Awaaw, Ramsod Angkako, Ronald Berbosidad, Rosemary Manahan, Janry Tambor, Agob Matthew Jamesy, Santeo TV, and Freddy Alejo. So about nga muna tayo rito sa update sa nangyaring masakit at inindang bagsak ni Justin Brownlee sa Game 2 Finals ng 2021-2022 PBA Governors Cup. So batay sa report, Brownlee fell after landing on the foot of Cliff Hodge after a jumper. The Hinebra resident import was seen writhing in pain for a moment and holding on to his knee, but eventually got up and played through. So sa naging larongang ito, mga ka-teammate, talagang maraming pisikalan ang inasahan dulot ng matinding labanan na mas umiinit pang labanan. So batay nga po sa pagkakaintindi natin sa Tagalog sa pahayag ni Justin, matapos nga ang laro sa Game 2 Finals, wala nga raw po siyang naramdamang sakit sa kanyang isang paa after ng game. Kaya naman dahil nga sa nangyaring yon, patuloy nga siyang maglalaro sa series na to hanggat sa kanyang makakaya. At ayon pa nga sa pahayag niya, it doesn't hurt, but right now, it's feeling okay. Pero inaasahan nga ni JB mga ka-teammate na maybe later on, it's a little bit sore. Ayon pa nga kay JB, I will do whatever it can to deal with it. If it is hurting, I'll pray through it. So bilang masasabi at opinion nga natin dito ang mga ka-teammate, no? Pansin natin kung gaano kadedikasyon na maglingkod si Brownlee para sa koponan ng Hinebra. Yun bang kahit may iniinda na siya, handa siyang magserbisyo para makatulong sa pagsungkit ng titulo. So si Justin Brownlee, hindi na tayo magtataka kung patuloy itong ibalik at ibalik pa ng Barangay Hinebra sa mga susunod pang season dahil nga sa sipag at tapang niya sa court. Yun bang tapang na humble ba? At alam nyo bang kahit nakaramdam or nakaranas si Justin Brownlee ng masamang bagsak na yan, alam nyo bang siya pa nga ang hinirang na best player of the game kung saan gumawa nga siya ng 36 points, 13 rebounds and 9 assists. So this is a big game for Justin para isalba ang Hinebra sa unang pagkatalo para sa best of 7 series ng finals na ito. At about naman po sa player na kinatatakutang pumutok nitong si Coach Norman Black ng Meralco, ay hindi lamang po pala isa kundi tatlo sila. Una na dyan nga si Justin Brownlee na nagmaladelibyo sa Game 2 kung saan aminado si Coach Norman Black ng Meralco na lalo nga raw pagbubutihin ng import na to ang pagtatanggol sa Hinebra matapos ngang talunin ng Meralco sa Game 1. Ayon nga sa mismong pahayag ni Coach Norman, I'm sure he will probably want to improve on the next game. So, we have to be ready to play defense again. So, yun nga po sa nangyaring to sa Game 2 mga ka-teammate. Inisip ni Coach Norman na napakahusay pa nga rin ng inalaro nitong si Brownlee na kalaban nga po nila sa seryeng to. Kahit nga po, ito'y tinindihan na nila ang depensa rito. At bukod pa nga po kay Justin Brownlee ha, pati pala po si Sistand and Scotty Thompson, pinangangambahan nga rin po nito na habang tumatagal nga po, lalong mas nagiging matindi ang mga player na to. Kaya naman, kabilang nga po ang mga player na to sa pinangangambahan nitong si Coach Norman, nahaharang talaga sa kanilang pinupuntiryang kampyonato. So, eto nga lang po muna mga ka-teammate ang ating sports pasada.
Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Michael Awaaw, Ramsod ang Kako, Ronald Berbosidad, Rosemary Manahan, Janry Tambor, Agob Batyo Jamesy, Santeo TV, and Freddy Alejo.